Yung angel of death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa kasamahan ko na mga worker na napatay na po, na papatayin yung mga pamilya nila pag lumabas, pag marami silang alam, tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya, pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. At si Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inutos mula sa taas. Pero pag inutos na niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Pakinggan naman po natin si Edward Ablaza Masayon. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng Second Signal Battalion ni Kibuloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung Second Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang Second Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi po ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang. Sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung ano, Paaro sa dito sa Kingdom. Because Paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung Paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, Paaro. Paaro po. Second Signal Battalion po is, ano po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members. O workers po, wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Yung exclusive po talaga yung Second Signal Battalion, under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung opo. Media company. Opo, media company. Pero yung, po. Dyan ba sa Second Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, dyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung angel of death is nabuo po yun, yung sa mga agents sa kanya. Like sa pastoral po, narinig nyo po sa kanyang ano, yung na ano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya nila pag lumabas, pag marami silang alam, tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng, ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jarog? Opo, Jarog. Sino po si Jarog? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng ano, Kahusayan. Kahusayan? Sityo Kahusayan ng... Sityo Kahusayan. Opo, yung sa ano ata yan, sakop pa tayo ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Opo. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung Second Metro Davao Signal Battalion. Opo, under
po ng security department yan, ng kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng kingdom. May logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita. At tingin kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nag-socialist ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na sila, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ati Gingging, yung naranasan yung fasting na uso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na masurvive yung physical nila, inom ka talaga pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive paluan po yun, na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang mini. Alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming mag-ingay. Yung naisang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m., tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling kinaatiging na atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Nakausap po si Simon. Opo, way back, ano yun? Hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na, kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa yung Jaruk, kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Iba, si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jaruk, siya ang pumatay kay Jaruk. Matay talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk. Okay. Nagkasama ko siya sa ano, sa KOGC compound sa katitipan na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero hindi namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Magdala lang siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin,
mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Pero lang hindi niya, parang natanggap na niya. Yung na, pagpatay niya kay Jaro. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, nag-ano talaga siya, sabi pa ng, kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na, na kung saan magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, at si Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas. Galit lang. Pero pag inutos niya niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, nakalarasan ko po nung nakasakit ako ng yun, pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasay, 100 piso, tapos pa-check up sa SBMC, sa nung public hospital, SBMC. Tapos, Southern Philippines Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung servisyo doon, pero sa ngala na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? Yung buong ano, pinag-anuhan namin, yung araw-araw naka-income kami, pag mayroong month of blessings, yung AOS na sinasabi, nakakontribute ka ng pera, tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-pacheck up ka sa SPMC, tapos niyan, i-ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni ano, ni doon po sa Davao, yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka, hindi po sinasabi, Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi magpapahiya daw si pastor kasi mayaman daw. Yung reaction ng Tagalingap, malaman nila, uy, Kibuloy, mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng ano? Eh, yun na nga. So, kayuda. Ganun po yung ano. Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera. Opo. Pero hindi, kumbaga, katumbas nung yung medical care na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Tori po yun, yung napas sila kay Maranta, nakapasok sila doon yung tulugan ng mga babae doon. Parang ito. Ito na guys, ang legit na lalong magpapa-inlove sa partner mo. Ang Sweet Night Fragrance Collection na nangungunang bumibenta ng 1.9 million sa TikTok shop. Siyempre kasama ang favorite flavor na whipped vanilla and spice, wild vanilla at ang men's blue. 99 pesos lang, pero legit na amoy mayaman at recommended by influencers. So order ka na? Tulugan ng mga babae doon, parang ito, malaking ganito, tapos ano na, parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang ano, walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat na nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung ano po, yung binibigay sa amin supply, sabon, ayan. Yun po, walang, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan weekly or 200, depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila nung milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may ano lang bear tapos o may pako. Ito very bear din sa karanasan ninyo ngayon. Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maari mo bang ikwento, Edward, Sir Edward, yung encounter na iyon?
Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, opo, nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano kami, yung about sa ano, yung coming na ano hearing. Opo. Eh, gaya po sinabi ni ano ni Yulia, kahit nila po ni Tigingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Mm-hmm. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag na anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, maano ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Wow. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya nung time na yon, uso yung pinalabas na nag-glorified na raw si pastor. Mm-hmm. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si pastor, ano ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatidol po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yon kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si pastor. Parang, Lord, patawad po kung kaganoon ako, nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun pong na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung, wow, yung faith mo, yung, alam mo na lumaki ka sa isang religious pamilya. Yung ganun po. Tapos paglapit ko po nung time na yon, buti na lang, may sinabi si Inting bago ko na ibigay, buti na lang hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Do, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, na iba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta diyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony diyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Riding tandem. In tandem. Yung bang sabi niya sa akin, mm-hmm, baka may riding in tandem. Ano pang isinabi niya sa iyo? Tapos silang bayon daw, yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, ba silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. Dino Lambayon. So anong nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Mm-hmm. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na ano, medyo na, kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, mm-hmm, na nangharas doon sa mga yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Uh-huh. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Uh-huh. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA News, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na, ano, pumunta din sa amin, interview. Uh-huh. Ako yung kaharap. Uh-huh. Yun po yung mga, ano, yung, kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, oh, ginamit niya doon sa ano, Julo. Aha. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit niyo sina Simon Tagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or opo, opo, kasali na yan sa Julo, buong ano ng Tamayo. Jolong. Julo, Sitio Julo. Sitio Julo. Opo. Okay. So, okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada, ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo, pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo,
yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po. Ah, hindi naman talaga direct na banta. Pero ano lang, parang ano lang ba, yung ano yung kapag ano ka dyan, biniksian lang na ano, mayroong riding in tandem. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi konsensya ko rin naman kung ibinigay ko yung numbers. Yan, nirason ko na lang na, ay, yan, naiwan yung ano ko, sa ibang isa, na doon sa isang cellphone ko yung ano, makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam nyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, nakamention siya noong time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, di, parang ano to ah. Iba. Iba na to ah. Mayroon namang inutusan niya si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipis, na Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, na ano po, naaalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to ah, yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasyol, na binanggit mo rin dati sa opo, video opo, interview nyo. Marami ba to yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa pong mga iba dyan na hindi ko po minention. Baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Pagkaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po. Yung isang pastor na ano pa po yung si Dishera, yung apelido Dishera. Worker din po yun dati. Uh-huh. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So, panay baril ang, o, pagbaril panay, ang ikinamatay? Panay puro pagbaril yung pag, ano, yung kinamatay ng mga, ano, coincidence talaga. Tapos, kung mag-iimbestiga kayo doon sa, ano, mayroong pool guy, yung mga ganun po. Okay. So may mga fall guys pa. Na ano, nahuli. Tapos hindi naman pala yung ano, yung totoo, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa ano, sa mga suspect, yung ganun po na ano, sinikreto ng police station. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina, na ganitong klaseng training ng mga paaro na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na Edward, alam niyo ba ito? Itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung correct ko lang po, yung TF Davao is separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng ano worker. Okay. But lately, naging ano na, pumasok na sila sa paaro. Yun na yung national. Separate po yung Task Force Davao okay sa paaro. Yung okay paaro nag-start 2015 po, okay, Second Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan na mga batch, uh-huh, ng mga ano po, ng mga training po. Lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato.